Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang siya po ay ating mapapurihan, mapasalamatan at masamba sa ating mga buhay. Salamat din po sa pagkakataon na binigyan ng Diyos upang tayo po ay makapag-aral muli at makapagbulay-bulay ng kanya po mga salita. Sa gabing ito, tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ipagpapatuloy lamang po natin ang ating pong series na pinag-uusapan tungkol po sa Fruit of the Holy Spirit. At ngayon po ay nadako na po tayo sa pinakahuli na bunga ng Banal na Espiritu at yan po ay self-control. Kaya ho, ang ating pong pag-aaral sa gabing ito ay pinamagatan po natin the fruit of the Spirit is self-control. Muli, ang ating pong teksto ay mababasa po natin sa Galatians chapter 5 verse 22. Na sabi po rito, but the Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such things as these. Okay, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Din sa Philippians chapter 4 verse 13, ay idudugtong lamang po natin ano po, ganito pa natin mababasa, I can do all things through Christ who gives me strength. Okay? Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna sa maglit na iyong muko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ko Diyos sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan, luwalhatiin kayo sa oras na ito. Muli kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa ibinigay mo sa aming pagkakataon upang tunghayan o Diyos ang inyong mga salita. Salamat sa iyong masaganang biyaya, grasya at mapagpapala sa aming mga buhay. Salamat sa iyong patnubay, gabay at pag-iingat sa aming Panginoon sa buong maghapon at maging sa lupo ng isang linggong ito, aming Ama. Muli sa gabing ito, narito kami o Diyos para po sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Dalahin po lamang namin na inyong kaming pangunahan at samahan. Bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman at pangunawa upang maintindihan po namin ang mga salita mo na aming pag-aaralan. Pagpalain niyo po lamang ang mga salita ito sa aming mga puso at maging po ang bawat makikinig Panginoon namin ay pagpalain niyo rin po sa magitan ng iyong mga salita. Salamat po at inanghin po namin ang tagumpay sa mga pag-aaral namin ito sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot na langin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, muli ang ating pong title ay The Fruit of the Spirit is Self-Control. Okay. Sa ating pong pagsisimula, ano po, sabi nga, people who do not have control. Tingnan po natin, may mga tao po na wala hong control sa buhay. Pag sinabi pong uncontrolled physical movement, ang tawag po doon ay mayroon po siyang cerebral palsy. Okay, pag sinabi pong uncontrolled sex, ang tawag doon ay sex maniac. Ano po? Pag sinabi pong uncontrolled thief, ang tawag doon ay kleptomaniac. At pag sinabi pong uncontrolled vices, ang ibig sabihin po noon ay addict po yung tao. At pag sinabi pong uncontrolled tongue, hindi mapigilan ng mga nadila, ang tawag doon ay chismosa. Okay? At pag sinabi pong uncontrolled life, ang ibig sabihin po noon, yun ay yung mga unbeliever o kaya yung taong demon-possessed. Sila, hindi nila kontrolado ang kanilang mga sariling buhay. Kaya napaka-importante na maintindihan natin, yabang ating pinag-uusapan ay self-control. May mga bagay-bagay sa mundong ito na hindi po talaga mapigilan. Yun ho ay tinatawag na uncontrolled life. Ngunit, sa bilang banda naman, ay may mga tao naman na kontrolado ang kanilang pang buhay. Narito po, people who have controlled life. Una, they are called normal person. Kaya yung mga taong kontrolado po nila ang kanilang buhay, normal po sila. Kahit unbeliever man siya, kahit mananampalataya man siya, ano po, basta siya ay nabubuhay bilang isang normal, kontrolado niya ang kanyang sarili. Okay? Tigit sa lahat, maliban no sa normal person, sabi to, they are Christians who have the fruit of the Holy Spirit. Mga Kristiyano, ano po, na may bunga naman ng Espiritu, sila rin po ay mayroon pong controlled life. Kaya nga ho, dapat maintindihan natin bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, ay hindi po tayo napapaalipin sa mga bagay-bagay sa mundong ito sapagkat we are controlled. Okay? We are controlled by the Holy Spirit at ang Banal na Espiritu ang siyang naghahari sa ating pong buhay. Kaya nga ho,
Once again, the fruit of the Spirit is self-control. Okay? Ang tanong natin, how to have self-control? Kung nais po natin na magkaroon ng self-control, sabi nga, we must yield to the Holy Spirit and let God, who is the source of all strength, control our life. Diba? Para ho daw tayo ay makontrol, magkaroon ng self-control, kinakailangan sumandal tayo at magtiwala sa Banal na Espiritu at hayaan natin na ang Diyos bilang pinagsimulan po ng kalakasan ang siya po mag-control ng ating pong buhay. Sapagkat tayo bilang mga tao ay minsan may mga pagkakataon na may mga dumarating talaga sa ating buhay na hindi po natin makontrol ang ating pong mga sarili. Kaya kailangan natin ng tulong ng Banal Espiritu, kailangan natin ng tulong ng Diyos upang tayo po ay mabuhay ng kontrolado ang ating pong buhay. Okay? So sa Philippians chapter 4 verse 13, sa ating pong binasa, nakalagay po doon, I can do all things through Christ who gives me strength. No, kaya natin gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na siya nagbibigay sa atin ng lakas. Ibig sabihin, kung mayroon pong mga bagay na hindi natin kayang kontrolin sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan, pero kapag katulong natin ang Diyos, magagawa ho natin na kontrolin ang ating pong buhay sa pamamagitan ho ni Kristo Jesus na siya nagbibigay ng lakas ho sa atin. So, upang maranasan po natin ang tunay na self-control na po, narito po ang mga bagay na kailangan po natin gawin. Una, sabi ito, exchange your self-confidence for faith. Okay, kaya doon sa Philippians chapter 4 verse 13, unang bahagi doon, sabi ito, I can do all things. Okay, self-confidence enables us to achieve some things, no? Yung pagtitiwala ho natin sa ating pong mga sarili ay may magagawa ho, no? Tayo, kapag tayo po may tiwala lamang sa sarili, pero hindi ho lahat, ano po, kaya nga ho, dapat natin maintindihan na kapag tayo po ay gumagawa sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan, okay, yun ho ay limitado lamang. Kaya nga sabi ito, self-confidence limits us to human potential. Okay? Hindi ho talaga natin ma-maximize yung ating pong kakayanan dahil tayo bilang tao ay limitado lamang. No? Kahit pa sabihin natin na tayo po ay may tiwala, may kumpiyansa sa ating pong sarili, pero hindi ho natin na ma-maximize yung ating pong magagawa dahil tayo bilang tao ay limitado lamang. But, sabi to, but the Holy Spirit adds a divine dimension, no? Kapag ang Banal Espiritu ay nasa sa atin, okay, kung mayroon man tayong nagagawa bilang tao, higit na mayroon pa tayong magagawa dahil may tulong po ang Diyos o may tulong ang Banal Espiritu sa ating buhay upang magawa ho natin ang mga bagay na gusto pa nating mangyari sa ating pong buhay. Halimbawa, ito sa Biblia, may mga taong nagtagumpay, may mga taong nagawa ho nila ang mga bagay na ginusto nilang gawin dahil sa tulong ho ng Diyos sa kanilang pong buhay. For example, si Joshua. Sabi ito, Joshua leading his people to victory over Jericho. So naalala po natin na ang Jericho ay napapaligiran po ng napakataas na pader at yun ho ay hindi basta-basta matibag, hindi basta-basta masira, ano po. Pero nung si Joshua ay pinangunahan ng Diyos ang kanyang buhay, ay napangunahan ni Joshua ang kanyang mga tao, ang bansang Israel, upang pabagsakin ang wall of Jericho. Ano po? Nangyari yun dahil sa tulong ng Diyos, because of the Holy Spirit, na siya pong nagbigay ng kakayanan para ho mapabagsak nila ang wall of Jericho. Okay? So, isa pa na, halimbawa si Young David, sabi ito, Young David defeating mighty Goliath. Okay? So, naalala po natin na ang mga Israelita ay nakipaglaban sa mga Philistine. Sila po ay natatakot dahil po sa kanilang kalaban na ang pinuno ng Philistine ay wala ibang kundi si Goliath na sobrang laki sapagkat siya po ay higante. Ngunit nung si David ay dumating
ito ay tinalo ni David. Okay? Ang dahilan ay hindi dahil sa sariling kakayanan ni David, kundi dahil sa tulong ng Diyos. Kaya masabi ni David, pumunta siya roon sa digmaang iyon, hindi dahil sa kanyang kakayanan, kundi dahil sa pangalan ng Diyos. Kaya siya ay nagtagumpay. Kaya nga ho, gusto natin sabihin, ang Diyos, kapag siya po ang gumawa sa ating pambuhay, ay meron pong mangyayaring tagumpay sa atin. Kaya nga ho, we can do all things. Ano po, magagawa natin ang lahat ng bagay sa magitan niya na nagbibigay sa atin ng lakas. Okay? Sa pang example, yung mga disciples, sabi nga, unlearned disciples turning the world upside down. Actually, ang mundong ito, ano po, ay naging Kristiyanong mundo. Okay, o maraming mga mananampalataya, o maraming tao ang nakakilala ho sa Diyos nang dahil po sa mga disciples nito. At ang sabi nito, yung mga disciples nito ay unlearned. Hindi po sila nakapag-aral. May sila po ay mga mangingisda lamang, sila po ay mga farmers, okay? At kung ano-ano po ang kanila po mga pinanggalingan, at hindi po talaga sila mga edukadong tao, pero sabi nga, they turned the world upside down. No? Talagang kanila hong sinaturate ang mundong ito ng salita ng Diyos, ano po, at nakita po natin na mula ho noon nang nangaral ang mga alagad, kahit sila po ay wala mga pinag-aralan, ano po, pero ito ang kanila hong pinasimulan na pangaral ay hindi po natapos hanggang ngayon ay nagpapatuloy dahil po sa sinamahan po sila ng Diyos. Ganyan ho kapangyarihan ang Diyos kapag siya po ay sumamaw sa atin, ano po, sa ating pumbuhay. Okay, isa pa na gusto pa natin ipakita ho dito, sabi nga, discipline is self-control in action. Okay? Yung pagdidisiplina natin sa ating mga sarili, ito ay pagpapakita rin po ng self-control. Okay? Kasi kung hindi po natin kayang disiplinahin ang ating sarili, hindi po natin makukontrol ang ating pambuhay. Kaya nasabi ko, discipline is the evidence of the Holy Spirit's power. Okay? Ang disiplina daw po, ito po ay katibayan na ikaw po ay may kapangyarihan ng banal na Espiritu. If you are a Christian, ano po, sapagkat dapat natin maintindihan po na ang mga kahit unbeliever ay meron po mga taong may disiplina talaga sa kanilang pong sarili. Sa buhay Kristiyano, ang makakatulong sa atin para talagang matuto tayong madisiplina, okay? Ang ating pong mga sarili, wala iba kundi ang banal na Espiritu. Siyang magbibigay sa atin ng lakas upang tayo po ay magagawa ho natin ang tama at madisiplin po natin ang ating mga sarili, makontrol po natin ang ating pong buhay upang huwag tayo magkamali at magkasala o huwag mapahamak ang ating buhay. Kaya sabi ito, ang dapat po natin disiplinahin, una, sabi ito, we must discipline our thoughts and even our tongue. Okay? Dapat nating maintindihan bilang mga mananampalataya, ano po, na madalas ang ating pong mga sekretong kasalanan na nangyari po sa ating buhay ay nagmumula ho sa ating kaisipan. So madalas tayo po ay nagkakasala sa magitan ng ating pong iniisip. Ano po? Kaya kinakailangan po natin magkaroon ng disiplina, makontrol natin ang ating isipan, huwag tayong makagawa ng mga mali at kasalanan. E importante po ang self-control. Disiplinahin natin ang ating pong mga sarili. At hindi lamang po yung ating pong isipan o thoughts, ano po, kundi maging ang ating pong tongue, yung ating dila. Yun ho ay napaka mapanganib. Ano po, kapag hindi po nakontrol yung dila, ito ho ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Kaya nga sabi ito, sabi nga ng James chapter 3 verse 2, for all of us make many mistakes. If someone does not make any mistakes, when he speaks, he is perfect and able to control his whole body. No, lahat tayo daw ay nagkakamali. Ang sino man daw ay hindi nagkakamali, sabi rito sa kanyang mga pananalita, ay perfectong tao at kaya niyang kontrolin ang buo niyang pagkatao. So, wala hong ganun, wala hong perfecto. Now, if we put bits into horses' mouths to make them obey us, we can guide their whole bodies as well. Okay? Sabi ito, kung ang kabayo ay nilagyan mo ng bukado sa kanyang bibig, mapapasunod mo po siya, anuman ang iyong ibigin para sa kanya. No? Ganon din po ang
ang barko. Sabi sa verse James chapter 3 verse 4, "And look at ships. They are so big that it takes strong winds to drive them, yet they are steered by a tiny rudder wherever the helmsman directs." Okay? Kahit ang napakalaking barko daw po ay kayang ibaling saan man gusto ng piloto sa pamamagitan lamang ng napakaliit na timon. So, ibig sabihin ay kayang kontrolin, no, ang kahit gaano pa yan, kahit gaano kalaki po yon. Okay, sa verse 5, "In the same way, the tongue is a small part of the body, yet it can boast of great achievements. A huge forest can be set on fire by a little flame." Okay? So, sabi ito, ganun po daw ang dila, sabi nga noon. Ito ay napakaliit na bahagi ng katawan, pero napakalaki na nanalikhang kayabangan. Okay? Kaya, dapat talagang kontrolin yung dila sapagkat ito ho ay pwedeng sumira ng anumang mga bagay o pwedeng sumira ng tao yung ating pong dila. Kaya kinakailangan makontrol po ito. Katulad po ng, sabi nga, katulad po ng apoy na nagsisimula sa maliit lamang na apoy, pero kayang palagablagbin ito ang maging ang kagubatan. Okay? So verse 6, sabi ito, "The tongue is a fire, a world of evil placed among the parts of our bodies. The tongue contaminates the whole body and sets on fire the course of life and is itself set on fire by hell. For all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures can be or have been tamed by humans. But no one can tame the tongue. It is an uncontrollable evil filled with deadly poison." Okay? Ang dila ay talagang napaka mapanganib. Kaya nito pasunurin ang iba't ibang mga animals, pero ang kontrolin daw po ang dila ay napakahirap, no? Napakahirap. Kaya ingatan po natin ang ating pong dila. Ano po? Magagawa ba natin ito? Yes, we can. Kaya po natin. We can do all things through Christ who gives us His strength. Okay? Then sabi ito, Jesus is the great example of having self-control. No, si Jesus ang siyang dakilang halimbawa ng taong mayroon pong pagpipigil sa sarili. Okay, tingnan po natin ang mga kaganapan sa buhay po ni Jesus nung siya po ay nandito pa sa lupa. Sabi ito, He controlled Himself by not obeying Satan when He was tempted in the wilderness. Sa Matthew chapter 4 verse 1 hanggang verse 10. Alam po naman natin na si Jesus ay nag-fasting for 40 days and 40 nights. Then nagutom po siya. Then dumating po si Satanas at ang tinukso po siya at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Pero anong sabi ng Panisus? "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Ang gustong sabihin po ng ating Panisus, hindi siya pwedeng sumunod doon kay Satanas kung ano man ang kanyang ibig at gawin o doon sa mga tukso ngayon sapagkat Jesus has a controlled life. No? Siya po ay kontrolado niya ang kanyang sarili. Okay? Pangalawa, sabi ito, He controlled Himself when He was in the difficult decision when He prayed in Gethsemane concerning God's will. No, nung siya po ay nananalangin sa Garden of Gethsemane, napakahirap na kanya hong pagdidesisyon na noon. Sabi niya sa kanyang pananalangin, "Ama, kung maari ay huwag nang inumin ang saro ng paghihirap na ito." Ngunit sabi ng Panginoon, "Ngunit but not my will be done, but your will be done." Okay? So ito ho ipagsasabi ng ating Panginoong Hesus na hindi po ang kanyang sarili ang masusunod, kundi ang dapat masusunod ay ang kalooban ng Diyos. So, supposed to be, pwede namang gawin ng Panginoong Hesus na talaga kung gustuhin niya, na siya po ay huwag tumuloy sa pinapagawa sa kanya, pero because He controlled Himself, no, kaya niyang control ng kanyang sarili, ay kaya hindi siya sumunod sa kanyang sariling kagustuhan, kundi ayaw pa rin sa kalooban po ng Ama. Okay? Babasa natin sa Matthew 26 verse 36 to 42. Okay? Isa pa na dapat po natin makita na pagiging example ng ating Panginoon Jesus as a self-controlled man. Sabi ito, He controlled Himself
when he was arrested by the Roman soldiers after praying in Gethsemane. So alam po natin na noong pagkatapos po niyang manalangin, dumating ho si Judas kasama po ang mga sundalo para dakpin po ang ating Panginoon Jesus. Kung ating pong titingnan at babasahin ng Biblia sa Matthew 26, ano po, si Pedro ay bumunot po ng tabak at tinagpas po yung tainga ng isang sundalo dahil si Pedro ay wala hong self-control. Pero si Jesus ay kalmado lamang po siya at bagamat sabi nga niya ay kaya niya magpababa ng legions of angels para siya ay tulungan. Pero dahil po siya ay kontrolado niya ang kanyang sarili, ay hinayaan niya ang mga tao, ang mga sundalo na hulihin po siya. Yun ay pagpapakita ng self-control. Okay? Ano pa? He sabi to, he controlled himself when he was interrogated by the high priest. No? Siya ay humarap sa mga dakilang saserdote, humarap siya kay Pilato, no? Pinahagupit po siya at in-interrogate po siya, pero lahat ng iyon ay nanahimik lamang po siya, hindi po siya gumanti, hindi po siya nag-react, bagkus pinahinayaan lamang niya na siya po ay manatili kontrolado ang kanyang buhay. Okay? Then, nung siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, sabi to, he controlled himself when he was being crucified by the Roman soldiers. No, kontrolado pa rin po niya ang kanyang sarili nung siya po ay kahit nakapako na siya sa krus ng Kalbaryo, kaya nung siya po ay kahit siya ay tinutuyala ng mga tao, ang kanyang tugon ay ganito pa rin sa Luke chapter 23 verse 34. Sabi doon, Father, forgive them because they do not know what they are doing. No? Yun ay papapakita ng kontroladong buhay, no? Ang ating pong Panginoong Hesus. At ang sabi ng Biblia, Jesus was tempted in every way, yet He did not sin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ano po na dahil Diyos siya, tayo ay tao lamang, kaya kayang kontrolin ni Jesus ang kanyang sarili, tayo ay minsan uncontrolled, hindi natin kayang kontrolin ang ating mga sarili, pero dapat nating tandaan, sabi ng Biblia, kung ano man ang pinagdadaanan natin ay napagdaanan din po ng ating pong Panginoon sapagkat tinukso siya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng paraan, pero sabi to, hindi siya nagkasala. Hebrews chapter 4 verse 15, ganito po ang ating mababasa, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Instead, we have one who in every respect has been tempted as we are, yet he never sinned. No? Siya ay katulad hon natin, tinukso sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng paraan, pero sabi to, hindi naman siya nagkasala. Kaya mga kapatid, sabi nga, kung paanong si Jesus ay nagtagumpay at hindi nagkasala, kaya din po natin yon. Kaya nga sabi ni Pablo, I can do all things. Kaya sabi to, we could also have victory in our lives if we put our trust on the Holy Spirit. Kapag nagtiwala lamang daw po tayo at pinagkatiwala natin ang ating pong buhay sa Banal na Espiritu, at pwede ho tayong magtagumpay. Kaya ho, sabi nga, trust in all things we want to do and don't lean on our own strength. No, ipagkatiwala lang sa Diyos ang lahat ng bagay na gusto natin gawin at huwag tayong manangan sa ating sariling kalakasan. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. No, magtiwala ho lamang talaga sa Diyos. Kasi kung sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan ay hindi ho natin kayang magtagumpay. Pero kapag tayo po'y nagtiwala sa Diyos o sa Banal na Espiritu, ay makokontrol natin ang ating mga sarili at mananatili ho ang ating lakas na nagmumula sa Panginoon at magtatagumpay po tayo. Okay? Sabi pa rito, self-control is always in line with the will of God. Okay? Ang self-control, ito ay lagi pong nakasakayon sa kalooban ho ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng humiwalay po. Kaya nga, pangalawa, ng ating pag-aaral, paano magkaroon ng self-control? Sabi ito, exchange your willpower for God's power. Okay? Palitan mo yung sarili mong kakayanan doon sa kapangyarihan ho ng Diyos. Kaya nga muli doon sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things, ano sabi? Through Christ.
Okay? Kung magagawa mong lahat ng bagay, hindi po sa pamamagitan ng sariling kalakasan, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga ho, sabi ito, trade your I want for I can. No? Dapat palitan natin yung ito ay gusto kong gawin. No? Palitan mo yun ng kaya ko itong gawin. Okay? So, lahat ng bagay ay magagawa natin, we can through the power of God. No? Magagawa natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung wala akong kapangyarihan ng Diyos, ay limitado lang talaga ang ating pagkakayanan ng gawin ang lahat ng bagay. Okay? So, sabi nga, one of the enemy that we need to overcome is our own fleshly desire. Okay? Tandaan po natin mabuti, tayo bilang tao, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ay meron tayong kalaban. Kaya kung ating babalikan na po ang bunga ng Banal na Espiritu, bago po binanggit ni Pablo yon ay sa Galatians chapter 5 verse 16, sabi roon, so I say, live by the Spirit and you will never fulfill the desires of the flesh. Okay? Kapag namuhay ka sa Espiritu, hindi mo mapagbibigyan ang nasa na iyo pong laman. Kasi bakit? Ang Espiritu at ang pagnanasa ng laman, ito ay magkalaban. Okay? Sabi nga, we've been trying to win with willpower. Ay madalas daw po ang ginagawa natin ay gusto natin magtagumpay, magmanalo, ano po, at gusto natin magtagumpay sa magitan ng ating sariling kakayanan. Ngunit sabi ito, but our willpower is limited. Limitado lamang po ang ating pong kakayanan bilang tao. Kaya kung minsan tayo po ay hindi natin nagagawa ang mga bagay na gusto natin mangyari sa ating pong mga buhay. Kaya nga sabi ng Galatians, sa verse 17, ano po? Galatians chapter 5 verse 17, for what the flesh wants is opposed to the spirit, and what the spirit wants is opposed to the flesh. They are opposed to each other. Magkalaban po yun. And so you do not do what you want to do. No? Kaya hindi mo magawa ang gusto mong mangyari dahil po mayroon pong naglalaban sa ating pong buhay ang Espiritu ng Diyos at yung pagnanasa ng ating pong laman. Kaya gustuhin man natin na maging mabuti, minsan hindi natin nagagawa dahil mayroon pong makamundong o makalaman na udyok sa ating pong buhay upang huwag natin magawa ang mga bagay ng Diyos. Sa Romans chapter 7 verse 18, sabi doon, for I know that nothing good lives in me, that is in my flesh, for I have the desire to do what is right, but I cannot carry it out. Ito ho si Apostol Pablo, sabi niya ganun, apostol na ito ha. For I know that nothing good lives in me, that is in my flesh. Wala hong nananahang mabuti sa akin pong pagkatao, sa akin pong katawan. Okay? For I have the desire to do what is right. Nanasa akong gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa. For I don't do the good I want to do, but instead do the evil that I don't want to do. Ang hindi ko nagagawa ang mabuti na gusto ko, bagkus ang ginagawa ko ay yung mga masasama na hindi ko naman gusto, sabi po ni Apostol Pablo. Anong dahilan? Bakit ganun ang nangyayari sa buhay ni Apostol Pablo? Sapagkat mayroon pong kumukontrol sa kanyang buhay at yan yung tinatawag na fleshly desire. Okay? Gusto niya gumawa ng tama, gusto niya gumawa ng mabuti, pero hindi niya nagagawa dahil sa mayroon pong pumipigil at yan ang makamundong pagnanasa. Okay? Thank God for His power is available in us so that we could overcome our fleshly desire. Okay? Salamat sa Diyos daw po dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay available sa atin upang tayo po ay magtagumpay sa ating sa mga pagnanasa ng ating laman. Kung limitado ang ating pong kakayanan, sabi na God's power is unlimited. God's unlimited power is operative in us. Kaya mo si Apostol Pablo, nung siya po ay sabi niya, nagagawa ko ang mga bagay na hindi ko gusto, sabi niya, kawawa ako. What a rich man I am. Who will rescue me from this body that is infected by death? Sino makapagliligtas sa akin mula ho sa kalalagayan ito na magdudulot ng kamatayan? Then sa verse 25, sabi niya, thank God through Jesus the Messiah, our Lord. Kaya salamat sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, siya lamang ang may kakayanan upang tayo ay maka
iwas at makaligtas mula sa kalalagayan na nagdudulo ng kamatayan. Well, mga kapatid, napaka-importante ng ating pong buhay upang tayo po ay maranasan ng self-control. Kinakailang palitan natin yung ating sariling kakayanan ng kapangyarihan ho ng Diyos. Okay? Then sabi pa rito, yielding to the Holy Spirit provides self-control. Kaya kapag tayo po daw po ay sumandal, tayo po ay nagtiwala sa Banal Espiritu, ang Banal Espiritu ay magbibigay sa atin ng kakayanan upang pigilin ang ating pong mga sarili. Wala tayong kakayanan, pero ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang tutulong sa atin upang tayo po ay magtagumpay. Sa Galatians 5:16, once again, sabi doon, what I say is this, let the Spirit direct your lives and you will not satisfy the desires of the human nature. Okay, kaya paghariin natin ang Banal Espiritu sa ating pong buhay. Huwag pong mapagbigyan ang nasa ng ating pong laman. Okay? Self-control is to let the power of God work in us rather than our own will. Kinakailangan ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang umiral po sa ating pong buhay upang tayo po ay magkaroon ng self-control kaysa umiral yung ating sariling kagustuhan lamang. Kaya mga kapatid, napaka-importante na palitan natin yung ating pong willpower o yung sariling kakayanan ng kapangyarihan ng Diyos, ng God's power. Okay? So sa pangatlo na ating pag-aaral, sabi nga, how to have a self-control, sabi nga, exchange your weakness for God's strength. Okay? Muli, doon sa sabi po ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ, sabi doon, who gives me strength. So ang kaklakasan ay hindi po galing sa atin, kundi galing po ito sa ating po Panginoon. Tanda lamang po natin, our strength is limited, no? Limitado po ang ating pong kalakasan, kakayanan, ano po? Yun ang dahilan. Sabi yun, no wonder we failed. Yun ang dahilan kung bakit tayo po ay madalas bumabagsak, madalas ay hindi nagtatagumpay. Dahil alam po natin, limitado lamang po ang ating pong kakayanan, ng ating kalakasan. Pero salamat sa Diyos sapagkat siya ang nagbibigay ng lakas po sa atin. Kaya dapat palitan natin yung ating kahinaan ng kalakasan na nagmumula ho sa Diyos. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 9, sabi doon, He protects the lives of His faithful people, but the wicked disappear in darkness. A man does not triumph by his own strength. No, ang tao ay hindi daw po pwedeng magtagumpay sa magitan ng kanyang sariling lakas. Kaya napaka-importante ng tulong ng Diyos, yung lakas na nagmumula sa Panginoon upang tayo po ay magtagumpay. Tingnan po natin halimbawa si Pedro. Alam po natin ang kwento sa buhay po ni Pedro, ano po, na si Pedro ay talagang mapusok na tao at siya po ay isa sa mga alagad ng ating Panisus na lagi pong agresibo talaga siya. Ngunit dumating sa punto na kanya hong buhay na siya, nung siya ay sinubok ay sa pamagitan ng sarili niyang kakayanan ay hindi niya nagawa, no, maliban na siya ay tinulungan ho ng Diyos. Kaya ang sabi po, ating babasahin ang Matthew chapter 26 verse 33, Peter spoke up and said to Jesus, I will never leave you even though all the rest do. No? Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi kita iiwanan. Okay? Kahit pa ikaw ay iwanan pa ng lahat. Basta ako ay mananatili sa iyong tabi. Okay, so verse 34, sabi doon, Jesus said to Peter, I tell you that before the rooster crows tonight, you will say three times that you do not know me. No? Ayan, sabi po ng Panginoon, kakailam ako sa gabing ito bago tumilaok ang manok ng tatlong beses. Okay? Then sabi doon, so verse 35, Peter answered, nagmatigas talaga si Pedro, I will never say that even if I have to die with you. And all the other disciples said the same thing. Okay? Sabi ni Pedro, hindi ko gagawin yun, hindi kita iiwanan kahit pa mamatay pa ako. Sabi po ni Pedro, ano po? Well, ito ho ay pagpapakita na si Pedro po ay talagang gusto niyang ipakita ang kanyang sariling kakayanan. Pero alam po naman natin ang kwento, pagkatapos ng lahat ng pagmamatigas ni Pedro na talagang gusto niyang maipanhalo ang kanya pong buhay o kaya gusto niyang may pagtanggol ang Panisus,
Alam po natin ang kwento na si Pedro ay bumagsak din ayon sa sinasabi ng ating pong Panginoong Jesus na ipagkakailam ako ng 3 beses bago po tumilaw ka manok. Well, mga kapatid, yun ho ay weakness ni Pedro. Yun ho ay nagdulot lamang ng pagbagsak. Kaya dapat palitan yung sariling kakayanan o kaya yung weakness po natin, ano po, kahinaan po natin. Palitan natin ng God's strength, yung ng kalakasan nagmumula sa Diyos. Kaya sabi ito, God's power is unlimited. No? Ang kapangyarihan ng Diyos, ang nakalakasan ng Diyos ay hindi po limitado yan. This power provides strength in us. Yung kapangyarihan ng Diyos na ito ay nagdudulot ng lakas ho sa atin. Okay? Kaya kung ating pagpapatuloy ang mga halimbawa, si Joseph, sabi niya, Joseph the dreamer, sabi niya, he passed through many trials in life, but God's strength enables him to have victory. No? Kung naalala po natin si Joseph the dreamer, marami siyang pinagdaanan ng mga pagsubok sa buhay kahit siya po ay maliit pa lamang sa panahon ng kanyang kabataan. Sabi nga, siya po inilagla, inihulog sa bangin ng kanyang mga kapatid, tapos ibininta ho doon sa mga mangalakal sa Ehipto, tapos siya ay bininta bilang alipin, nagbing alipin po ni Potipar, at ngayon ay nakulong ho siya dahil po sa asawa ni Potipar. Okay, na gusto siyang ripin, ano po, nakulong po itong si Joseph the Dreamer. So, ang dami ho niyang pinagdaanan sa buhay bago siya angat ho ng Diyos. Pero lahat ng iyon, ng kanya ho pinagdaanan, ng mga trials, okay, siya po ay nagtagumpay. Sabi nga, hindi siya nagkasala dahilan sapagkat ang lakas na kanya ho taglay ay lakas na nagmumula ho sa Diyos. Okay? So, kung si Joseph the dreamer ay nagtagumpay, sabi nga, there is nothing that we cannot overcome. Okay? Ganun din po sa atin. Wala hong bagay na hindi po natin pwedeng mapagtagumpayan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Muli, sabi sa Philippians 4:13, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Lahat ng sitwasyon o kondisyon ng buhay ay kaya po natin mapagtagumpayan sa pamamagitan ng lakas o kakayanan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Okay? Sabi pa rito, self-control is very important fruit of the Holy Spirit that must operate in us because we are weak and easily give in to trials and temptations. Tandaan lamang po natin ang po, tayo bilang tao kasi ay madali po tayong bumigay sa mga pagsubok, sa mga tukso, ano po, kaya kailangan po natin ang bunga ng Banal Espiritu. Mahalaga po yun sa atin, yung lalo-lalo na ang self-control. Dahil kapag wala po yung self-control na yan, ay posible tayong magkamali, magkasala, at matangay ng mundong ito. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo lang ang nakakaranas ng pagsubok, ikaw lang nakaranas ng pagsubok. Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. So normal po ang mga pagsubok sa na dinaranas po ng mga tao. But God keeps His promise and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. So hindi pahintulutan ng Diyos ikaw ay subukin o padaanin sa pagsubok, ano po, ng higit pa sa iyong kakayanan. At the time you are put to the test, sabi ito, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. So kung pagdumanas ka daw po ng pagsubok, sabi ng Panginoon, ay siya naman ang bibigay sa iyo ng strength o kakayanan upang ikaw ay magtagumpay. At siya rin po ang magbibigay ng daan upang ikaw ay makaiwas, okay, dito sa mga pagsubok at problema na at posible pong nating maranasan. Eh mga kapatid, ang pagsubok, ang problema ay common po yan. Pero pwede po natin mapagtagumpayan yan sa magitan ng kapangyarihan o sa magitan ng kakayanan o sa kalakasan na nagmumula ho sa ating pong Diyos. As I've told, let the strength of God works in us in order for us to have victory in life. Hayaan natin ang kalakasan ng Diyos, okay, ang siyang gumawa sa ating buhay upang tayo po ay maging matagumpay o magtagumpay sa ating pong buhay. Sa ating pagtatapos, sabi nga,
our self-confidence, our own will, and our weaknesses will only lead us to defeat. No? Maghahatid lamang ito sa atin patungo po sa kabiguan o kapagkatalo. But faith in God, the power of God, and the strength of God are available through the Holy Spirit who produces self-control. Ang pananampalataya, kapangyarihan ng Diyos, at ang lakas na nagmumula sa Diyos, ito ay magdudulot sa atin ng tagumpay. At ito ay available sa atin sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng self-control. Kaya sabi ito, to be self-controlled, all must be yielded to the Holy Spirit. Kaya kung gusto natin talagang makontrol ang ating pambuhay, ay kinakailangan magtiwala ho tayo sa banal na Espiritu. Once again, sabi nga, the fruit of the Spirit is self-control. No? Kaya napaka-importante itong bunga ng banal na Espiritu na ito, na self-control, sapagkat dito nakasalalay ang ating pong buhay bilang Kristiyano kung kailan tayo dapat ay magtagumpay. Kaya kung wala ho tayong self-control, posible ho na tayo po ay magkasala, magkamali, posible po tayo ay bumagsak, matangay sa mga pagsubok at problema sa ating pong buhay. Pero kapag nariyan yung self-control, na bunga naman ng Espiritu, tayo po ay magtatagumpay. Salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay lagi pong tumutulong sa atin upang tayo po ay manatiling karapat-dapat, kalugod-lugod sa Kanya. Kaya ang lahat ng bunga ng Banal na Espiritu ay Kanya ibinigay sa atin upang tayo po ay mabuhay ng maayos at tama sa harapan po ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang mga salita sa ating mga buhay. Sana ang fruit of the Holy Spirit, which is love, peace, joy, patience, kindness, goodness, meekness, faithfulness, and self-control, lahat ng iyon ay mag-manifest sa ating pong buhay. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o Diyos sa aming Ama. Sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalhatiin kayo sa oras na ito. Muli, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong mga salita na aming po napagbulay-bulayan at pag-aralan. At siyang patuloy na nagtuturo po sa amin na kami bilang inyong po mga anak ay dapat maumiral po sa amin ang self-control bilang bunga ng Banal na Espiritu upang kami po ay maging matagumpay. Sapagkat kapag wala hong self-control ay wala rin pong direksyon ang aming pong buhay. Posible kaming magkamali, magkasala, posible kaming matangay ng mga tukso at pagsubok at magkasala. Posible kaming matangay, Panginoon, ng mundong ito kapag wala ho kaming pagpipigil sa aming pong mga sarili. Kaya salamat po Diyos sapagkat ang kapangyarihan mo, ang lakalakasan mo Diyos, ang siyang tumutulong sa amin upang kami po ay maging matagumpay sa buhay. Pagpalaan niyo po Diyos ang mga salita mo, ingatan niyo ito sa aming mga buhay upang ito po ay huwag manakaw ng kaaway. Salamat po, pagpalaan niyo po ang bawat isa na nakinig, Panginoon, ng mga salita sa pangalan ni Jesus. Tumamin sa mga dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat.